Moms, welcome back to my channel. Video, ayan, nakikita nyo naman dyan sa ating title kung ano yung i-vlog natin ngayon. Pero kung hindi ka pa familiar nito, ipapakita ko po muna sa inyo yung packaging bago ko sabihin kung ano yung mga na-experience ko, bakit ako nag-stop sa paggamit ng product na to. So, ayan, ito yung ating i-review ngayon, yung Hope Glow. Ayan po, sa mga hindi pa po familiar kung ano po yung Hope Glow na to, mag-search lang po kayo sa TikTok kung ano po ito. Search nyo lang po, Hope Glow Review, ganyan. Marami pong lalabas doon at sobrang dami po talaga ng magandang reviews about dito po sa Hope Glow. So, ayan, bago po tayo mag-start, ipapakita ko po muna yung packaging. So, ito po yung packaging ng Hope Glow. Ayan. Parang light pink. Ganun yung color ng Hope Glow niya. Ito po yung kanyang ano, front. Ayan. Tapos yung dito naman po sa gilid, ganyan siya. Ayan. Nakalagay lang po dito yung Hope Glow. Tapos dito naman yung kanilang logo. Tapos ayan, ganyan lang siya. Ayan mga kamam, sa mga hindi pa po familiar sa product na to, ang pangalan po nito is Hope Glow by Lona Aura. Tapos Advanced Glutathione po ito mga kamams. Tapos yung kiniklaim niya dito, ayan, ilalagay ko na lang po dito. Ayan, ayan po lahat yung kiniklaim ng product na to. Ayan, buksan na natin. Actually bago pa to, kasi pangalawang bote ko na sana to, kaya lang talaga, kaya in-stop ko siya kasi sobrang hindi talaga ata ko hiyang dito. Pero maganda tong product na to. Ito po yung kanyang ano, yung kanyang bottle. Tapos yung kanyang expiry date nito is ano pa siya, November 2024, so matagal pa siya. Tapos ayan, buksan na natin para makita nyo yung laman. Ayan. Actually, pag bago to, meron kayo makikita ditong cotton. Kaya lang ngayon, syempre, wala na kasi tinanggal ko na. Kita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung laman niya. Ayan po yung laman. Ayan. So, ayan na nga mga kamams, bago po tayo mag-start, disclaimer lang. Itong mga sasabihin ko ngayon is base lang po sa mga na-experience at mga naranasan ko about dito sa paggamit ko ng Hope Glow. So, ayan na nga, start na tayo. So, bakit nga ba in-stop ko yung paggamit ng Hope Glow? So, ganito po kasi yun. Nung unang gamit ko, wala naman po ako naramdaman na kahit na ano, sa pangalawang araw, ganun din, pangatlong araw, ganun din. Sa pangapat na araw, parang naglalight talaga yung balat ko, tapos yung ugat ko, yung mga ugat ko, parang siyang ano, parang lumilitaw, parang nagsisilitawan siya, parang kasi siguro naglalight yung balat ko, kaya siguro lumilitaw yung mga ugat ko. Pero ganun kasi na-experience ko, pero hindi ko alam kung sa iba kung ganun din, pero sa akin kasi ganun. Tapos, nung mga one week na siya, naramdaman ko talaga na yung pimples ko, naglilitawan talaga, grabing malala talaga yung breakouts na nangyari sa mukha ko. Ayun, ipapakita ko po dito yung mga picture ko nung one week hanggang umabot ako ng 2 weeks. Kasi alam ko 2 weeks ko lang ata ginamit to kasi yung pag-inom ko kasi 2 capsule a day yung ginagamit ko. Tapos hindi lang yan yung ginagamit ko, meron pa akong iniinom na vitamin C kasi mas maganda daw yon yung pinaghahalo yung pag-inom yung vitamin C saka yung Hope Glow. Tapos 2 capsule a day. Tapos ininom ko naman yon, tapos feeling ko naman pumuputi talaga ako. Kaya lang mga moms, ito ang problema. Nagka-pimples talaga ako ng malala. Hindi ko alam kung ako lang yung gumamit na nagka-pimples, pero ganun po talaga yung nangyari. Yung ginawa ko kasi naubusan ako, sa Manila pa kasi ako bumibili nito. So ngayon, ginawa ko, in-stop ko siya. Siguro nag-stop ako ng mga 1 week mahigit, ganun. Tapos ito yung nakakagulat, nung nag-stop ako, nawala yung mga pimples ko. Ay, hindi naman siya yung totally na nawala, pero nagbawas yung mga pimples ko. Tapos yung mga pimples ko na sobrang dikit-dikit na kasi yun. Ayan, ipapakita ko sa inyo dito yung picture. Basta sobrang, ano, nakakawala ng confidence, saka nakaka-stress. Ito lang talaga yung iniinom ko noon kasi sabi ko, para pagpahingahin ko naman yung mukha ko. Kaya gumamit ako ng Hope Glow. Sabi ko nga, para naman mag-lighten naman yung balat ko at maging glowing. Ito naman yung nagyari sa akin, nagka-pimples ako. Pero hindi ko alam kung ako lang yung ganon. Sabi ko noon, dahil baka lang magkakamins ako, ganon. Kasi ganon naman tayo mga babae, pag magkakamins, tinatadtad tayo ng mga pimples. Kadalasan sa atin, hindi man lahat, pero ganon yung nararanasan. Tapos, ginawa ko, diba, in-stop ko nga siya dahil naubusan na nga ako. Ngayon, nung nagpabili ulit ako sa asawa ko, tapos nag-take ulit ako, doon ko nalaman na hindi talaga ako hiyang. Kasi nung nag-take ulit ako, ano lang siya, mga 2 araw ko lang siya tinake, tapos 2 capsule ulit yung ginawa ko, saka 1 capsule. Ito yung ginagamit kong vitamin C.
Ayan, ito siya, yung sodium carbonate plus zinc. Ito po yung ginagamit kong vitamin C. Actually, maganda naman to. Wala naman side effect to kasi vitamin C to eh. Ngayon, ayan yung ginamit ko, yung kapartner dun sa Hope Glow. Tapos, bali tatlong capsule a day yung iniinom ko. Tapos, nakadalawang araw ulit ako noon. Tapos, ngayon, naglabasan ulit. Naglabasan siya ulit. Ano, ipapakita ko ulit dito yung picture ko. Nung pagkatapos ko mag-take na naman yan, ng pangalawang base, ano lang pagkakataon na ginamit ko ulit siya. Nung pangalawang bote ko na. Actually, itong bote na to, kasi yung isa ko, tinapo ko na kasi naubos ko na yun eh. Pero mga kamams, bukod dun sa nagka-pimples ako, talagang nag-lighten naman talaga yung balat ko. Hindi ko lang alam kung kasi diba ganun yung iba, yung nilalabas talaga niya, yung parang dumi, tapos nagiging pimple siya. Hindi ko lang alam kung ganun. Kaya lang kasi ako, parang ano na siya, parang mag 1 month na ata siya, parang lumalala siya ng lumalala, kaya in-stop ko na siya. Siguro sa akin, hindi po hiyang, pero siguro sa inyo, baka pag ginamit nyo, kasi iba-iba naman po tayo ng skin type, or iba-iba naman po tayo ng hiyangan lang din naman kasi. Dami-dami pong naglalabasan ngayon ng mga skincare. Syempre, hiyangan lang po talaga tayo. Siguro po ako, nagkataon po na pag nung ginamit ko po itong Hope Glow na to, is hindi po talaga ako hiyang. Maganda naman siya, oo, kasi naglalighten talaga yung balat ko, saka nag-glow talaga yung balat ko. Yung problema nga lang po kasi talaga nagka-pimples ako, kaya in-stop ko siya. Pero ngayon po, okay naman na po, tingnan nyo. Meron pa naman akong pimples. Hindi ko naman sinasabi na sobrang kinis ko na ngayon, pero at least ngayon hindi na siya ganun kadami katulad nung nakaraan. Kasi nung nakaraan talaga sobrang wala nang paglagyan yung mga pimples ko, sobrang dami, saka pulang-pula pa siya. Ayan po sa mga gustong gumamit po ng Hope Glow, yung tamang pag-inom niya po is dapat po 2 capsule a day. Pagising niyo po sa umaga, saka isa po sa gabi. Pwede rin po siya bago kayo kumain or pagkatapos niyo kumain, pwede po yon. So ayan mga kamami, dito ko na po tatapusin tong vlog ko na to. Ayan, kung may mga katanungan kayo about dito sa Hope Glow na to at kung may mga isasuggest din kayo na ipapareview, mag-comment down below lang kayo guys kasi nagbabasa naman din po ako ng mga comments nyo. Ayan, dito ko na po tatapusin tong video ko na to. Ayan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, and click mo na rin yung bell button para notify ka every time na may bago kong video na i-upload. So, ayan, thanks for watching. See you on my next video. Bye!